My dear friends, hello. Sana nasa mabuti kayong kalagayan palagi as we are here. Through thorough research, I came to come across this topic na nais kong i-share sa inyo at natitiyak kong kagigiliwan ninyo. Hindi lang yan. Kasi siguro rin na ang pangyayaring ito ay may pagmamalaki ninyo natin dahil may kinalaman ito sa karangalan na natamo ng ating bansa kamakailan lang. Uminom ba kayo ng alak? Kung ako naman ang tatanungin ninyo, ako po ay hindi umiinom ng kukunti. Well, ano man ang sagot ninyo, okay lang dahil hindi naman ang topic natin dito ay ang pag-inom ng alak, kundi ang kaisisang Filipino spirit drink na naparangalan bilang isa sa World's 10 Best Spirit Drinks. Actually, nakamit niya ang 10th pwesto na iginawad ng mga reviewers ng Taste Atlas, isang international food database. Di ko na po babanggitin ang ibang nagwagi kasi nais ko lang mag-concentrate sa sariling atin. Halika at sumali tayo sa Victory Party sa pagkakapanalo ng isa sa mga spirit drinks ng Pilipinas. Cheers! Eto, bumalik muna tayo sa pinamulan ng Lambanog na ating pag-uusapan ngayon. Ito ay nagmula sa Quezon Province sa pamamagitan ng pagiging malikhain ng mga kababayan natin noong unang panahon. Ang inumin na ito ay gawa sa katas ng nilog na matyagang kinukolekta araw-araw para inaan sa proseso na tinatawag na distillation o pagdadalisay. Ito ay nagtataglay ng 40 hanggang 45% alcohol sa unang distillation at umaabot ito ng 83% alcohol pagkatapos ng pangalawang distillation. Ang natural na kulay nito ay malinaw hanggang puti. Tinatawag din itong coconut vodka o coconut nectar. Totoo na unang-unang probinsya na gumawa ng Lambanog ay ang Quezon Province ayon sa history. Ito ay inumpisan ng mga islanders o katutubo sa nasabing lugar na pinatutunayan ng katotohanan ng ang Quezon Province hanggang sa kasalukuyan ang pinakamalaking producer ng Lambanog. Hindi ito katakataka sa kadahilanang ang probinsyang ito ang may napakalawak na coconut plantation. Makikita ito lalo na sa mga kabundukan. Nakapasyal na ba kayo sa Quezon? Halika, pasyal tayo. Maliban sa Quezon, meron pa lang isang probinsya na gumawa na rin ng Lambanog noon pang 1912. Ito ay ang probinsya ng Pangasinan noon pang colonial period. Kaya pala sa kasalukuyan, isa ito sa mga lugar na nagtitinda ng Lambanog sa iba't ibang probinsya, pati sa mga syudad. Tungayan natin at alamin ang basic na paggawa ng Lambanog mula umpisa hanggang sa pwede na itong inumin. Cheers, folks! Halika, pasukin natin at kadyugan at makialam. Unang-una, tinatalian ang mga di pa bubukang bulaklak ng niyog. Kukolektain araw-araw ang dagta at idadaan ito sa fermentation at distillation. Pagkatapos ng distillation, ilalagay nila ang distilled sap sa mga malalaking sisidlan na kung tawagin ay damahuana o demijohn at iimbakin ito ng 2 buwan o higit pa. At cheers! Marami na ang nagkakagusto sa inumin ito mula pa noong nagpanahon, lalong-lalo na sa kasalukuyan. Katulang ngayon nga, ito ay nakilala hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Marami ang mga dayuhan ang nagtataka bakit
sa mga bandang na napupuntahan nila. Hindi kabilang ang Lambanog sa inumin nila. Mismo ang isang dayuhan ang nagsabi na dapat daw ipromote ang Lambanog sa mga bar. Yan at pakinggan natin ang pahayag ni Robert. The popularity comes with the amount of travelers visiting the country and the amount it is used for tourists to enjoy. I have never had a lambanog served in any bars I've visited in the Philippines. I hope they start to promote this native drink more. Saan mang okasyon o surok ang umiinom sa loob ng bahay, talagang may enjoy mo ang pakaswabing lasa ng inuming ito. Lalo na at sasabayin mo pa ito ng paboritong pagkain. Ano kayang meron dito at nasisiyahan ang lahat na nakatikim dito? Ako mismo ay hindi rin alam ang tungkol sa bagay na ito. Basta alam ko lang, ito ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa bawat makatikim. Sayang, wala tayong makausap na gumagawa ng Lambanog. Pero, di ba rin, basta mag-enjoy na lang kayo. Cheers! Ganyan na ganyan ang pangyayari. Ang Lambanog ay di ganong napapansin at sa tingin ay nauunusan ng mga ibang inumin hanggang dumating ang isang katangi-tangi at di malilimutang pagkakataon. Alam niyo kung ano itong napakahalagang okasyon na ito. Tama kayo. Ito ay ang paggawad sa Lambanog ng 10th pwesto sa best spirit drinks in the world na isinagawa ng Taste Atlas. Ladies and gentlemen, we're here tonight for the recognition and announcement of the top 10 awardees of the best spirit drinks in the world. All the entries here were subjected to thorough analysis and review, so that there's no doubt and reason that these entries are really the best in the world. Without further ado and not to prolong your waiting, here is the decision. Number 10 is Lambanog from the Philippines. Nakita nyo naman kung gaano kagaling ang native na inumin natin, ang Lambanog nga. Sa dami ng mga entries, pinalad na maging 10th place ang paborito ng marami na inumin ito. Kaya di ba dapat lang na tayo ay magdiwang sa karangalan ito sa mga di pa naranasang tikman ito. Pwede nyong i-enjoy ang swabing inumin na ito. Pero, isang paalala lang, uminom lang ng katamtaman. Muli sa mga babayan natin na gumagawa ng Lambanog, congratulations! The next video, and as always, keep safe, take care, and God bless! Shout out!